amoy epak daw sa parisan ni Diwata. Honest review po yan ng isang vlogger di umano na kumain dyan. Totoo po yan ha, talagang naamoy talaga niya. Pero alamin natin ang dahilan. Siyempre yung iba dyan, yung mga galit kay Diwata, nagpe-piesta na dyan. Dahil yan ang gusto nila, na siraan yung Diwata. Kasi hanggang ngayon, hindi pa sila nagtagumpay. Yung sinasabi lang, wala nang kumakain, wala nang pila kay Diwata. Aba, malalaos na si Diwata. Oo, hindi napupuntahan dyan yung parisan niya. Pero ngayon, tuloy pa rin ang ligaya. Pabalik-balik dyan, mga estudyante, empleyado, bumabalik dyan at dyan kumakain. Pero ito, panoorin natin yung video niya kung bakit niya nasabing amoy eba. Ito yung video niya. Matitikman mo yung Diwata Paris na napakasarap din talaga. Pero dito habang kumakain... Ayan, habang kumakain siya, sa totoo lang, nasarapan daw talaga siya sa pagkain. Masarap daw talaga, wala siyang ibang masabi, masarap, maraming kumakain. Ang dahilan kung bakit... May nakaapakata ng ebak sa tabi ko. Hindi ko sa sinisiraan eh, talagang naamoy ko lang. Pero sa pagkain, napakasarap, medyo okay naman yung area niya. Ayun naman pala. Ayun. Baka may nakaapak. Or may kasi tag-ulan po. Alam naman natin kung saan-saan ang galing yung mga bisita dyan. Diba? Eh balay nyo, yung pumunta dyan ay nakaapak nga. O, may nakaapak daw. Mas possibly daw may na nakaapak. Tapos pumasok dyan. O malay natin, example, eh may pumunta dyan at amoy putok. O mga ganyan. O sabihin nyo na naman, amoy putok doon kay Diwata Paris Overload. Kasi iba-ibang tao yung pumapasok dyan. Iba-ibang tao, basa sa ulan pa, karamihan dyan na kumain. Tapos yung iba dyan, kung saan pa, saang sulok pa ng Pasay nang galing. Kasi dyan sila nakakatipid. Sa video na yan, eh, siyempre ang tagal niyang sinabi kung ano yung dahilan, yung iba tamad manood ng buo sa video, basta kung ano po yung title at kung ano po yung intro, nag-comment na kaagad. Dapat lang, wag na kayo bumalik dyan. Eh ganun talaga yan. Oo, kasi tungtuwa sila pag ganyan may kasiraan sa parisan ni Diwata. Tapos sabihin pa ng iba, ay ganun talaga dyan, may amoy dyan, diba? Pero yung gumawa mismo ng video sa dulo, nagustuhan niya, maraming ang tao dyan, nasarapan siya sa pagkain, malinis daw, yun nga lang ay may nakaapak. Okay, may nakaapak na galing sa labas at ayun, may amoy. Eh ma... Sisina naman natin si Diwata niyan. Pero ngayon ay asahan nyo po, papagandahin daw din ni Diwata dyan sa Pasay. Sesementuhin po yan, hindi na yung mga bato-bato. Kasi sumisingit po yung ibang mga dumi dyan. Kahit linisin, kahit walisan, lalo pag ulan, nasa ilalim po yung mga dumi. Kaya gagawin po niya ay sesementuhan, may magandang bubong. O, yan po ang gagawin sa Pasay. Papagandahin kagaya doon sa Quezon City. Kung ano po yung nakikita nyo sa Quezon City, kagayahin nyo dyan. Para, ang problema lang dyan, yung ano lang talaga, yung sa flooring pa. Kaya pag naging maayos yan, maging simento yan, ay mukhang lalong maging malinis titingnan yan. O, ayun po yan ha sa video, okay naman daw. Malinis naman yung pagkain, masyarap naman daw. Kaya yung mga tuwang-tuwa dyan sa video na to, panoorin nyo kasi ng buo bago mag-react. Kasi pag shinare nyo yan, kayo din mapapahiya. Kagaya na itong nakaraan, ay daming nag-share doon sa nagsabi daw si Diwata na naniningil ng 1,500. Maraming nagbura ng mga sinishare dahil nalaman nila na fake news pala yun. Nalaman nila na fake account lang pala ang gumawa nun, tapos kunwari nagpakilalang si Diwata. Pero wala kasing sinabi si Diwata na ganun. Walang post si Diwata na ganun sa kanyang legit account. Maraming nagbura sa post na yon. Pahiya kayo nun. Naninira na nga kayo na pahiya pa kayo doon sa mga pinos nyo.
Pati yung mga sikat na vlogger, sikat na naninira, kagaya kay Mystica. Sino pa yung mga si FLM? Oh, sikat daw yun, sikat dati yun. Naniniwala sila sa ganon. Oh, pahiya kayo. Di ba? Kaya alamin nyo po, kagaya sa video na to, nag-react kayo kaagad. Hindi nyo naman pinanood ng buo. Di ba? Galit agad kay Diwata. Eh, matagal na kayong galit kay Diwata. Ganon naman sa ano eh. Kahit sino namang ano eh, kahit sino namang sikat ngayon eh, kahit anong gawin mo, marami pa rin nagagalit. Maging mabuti ka man, kahit mga vlogger nga na ano, mga charity vlogger, yung mga namimigay, aba, dami din basher. Diba? Ganun ang sakit ng Pinoy. Kaya itong si Diwata, alam na niya. Siyempre maraming mga kaibigan ng vlogger siya eh, ng mga vlogger eh. Dati na yung nagbablog. Tapos, nagpasikat sa kanya yung mga vlogger na kapalibot sa kanya, yung mga vlogger na yun ay yung ano yun eh, lagi nagla-live sa Dolomite Beach dati. Kaya alam nila kung paano, baka napayuhan din ito si Diwata na hayaan yung mga basher, ganito talaga yan. Kasi pag matagal na sa pagbablog, alam na nila yan kontrolin. Ito si Diwata, dati na rin nagbablog. Kaya walang pake yan sa mga naninira. Hanggang ngayon, kahit ano yung mga masisilip dyan, baka siguro may makita silang gumagapang na ano dyan, na langgam, o kung ano gumagapang sa sahig, baka bibidyuhan nila para siraan si Diwata. Oo. Ganun yung gagawin nila dyan. Maghanap ng paraan yan para paano siraan. Kasi hanggat makikita nila na umangat ng umangat, dumami ng dumami yung kumakain dyan, masakit sa kalooban nila yan. Kasi sinubukan na nilang siraan nung umpisa pa lang. Bakit ngayon dumadami pa rin? Diba? Sinubukan na nilang gumawa ng video, mag-edit para siraan. Pero bakit marami pa rin kumakain kay Diwata? Sinubukan na nilang mag-share ng mga video, mga posts na para masiraan si Diwata. Pero bakit marami pa rin bumabalik kay Diwata at dumadayo nang napakalayong lugar para lamang kumain dyan. Pag dumating si Diwata, aba, pinagkakaguluhan. Kahit pa sinasabi ng iba na ayaw magpa-picture, may bayad sa pag-picture, pinagkaguluhan pa rin. Dahil ang totoong pangyayari, manood kayo sa ibang video naman, hindi yung laging nanonood kayo sa mga basher lang ni Diwata, yung galit lang kay Diwata. Kasi lahat ng content niyan, puro kasiraan sa Diwata Pares. Lahat ng iko-content niyan. Lalo pag nag-viral sila na kung saan ay sinisiraan si Diwata, itutuloy-tuloy yan. Kung paano nila maghanap ng dahil paraan yan, paano siraan si Diwata. Pero, mas maganda, kung hindi man kayo nakakapunta dyan, ay panuorin nyo rin po yung kabilang side. Yung mga vlogger ni Diwata, kung ano yung totoong nangyari. Para ganun, para hindi kayo nagmumukhang tanks. Diba? Nagmumukhang tanks kayo dyan eh. Dyan sa mga reaction nyo din. Jesus talaga. Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.